Pagbasa ng dekreto mula sa Santa Sede. Ngayon po ay gaganapin ang rito ng Coronation Pontificia sa ating mahal na patrona, ang Nuestra Señora del Santo Rosario, ang Virgen de Sapao. Pakinggan po natin ang pagbasa sa dekreto ng Coronation mula sa Santa Sede. Ang dekreto sa wikang Latin ay babasahin ni Reverendo Padre Alejandro Pestaño, Kansilyer ng Diocese ng Antipolo. Congregatio de culto divino et disciplina sacramentorum, protocolium numero 60 triginti duo, viginti uno, antipulensis. Instante excellentissimo Domino Francisco de Leon, episcopo antipulensi, literis die noven mensis novembris, duo milia viginti uno datis, vigore facultatum peculiarium assumo pontificio Francisco vi congregationi tributarum per libenter congedibus ut gratiosum simulacrum beati Maria Virginis cuve subtitulo vulga dictum la Virgen de Sapao in civitate vulgo dictum Cardona pie colitur, nomine et auctoritate ipsius, sumi pontificis pretioso, dia de mater redemire posit. Contraris, vibus libit minimi obstantibus, ex edibus congregationis de culto divino et disciplina sacramentorium, die duodecim mensis januari, Duumilia viginti duo, signati Arturos Roche, prefectus. Pakinggan po natin ngayon ang pagbasa ng dekreto sa wikang Pilipino na babasahin ni Reverendo Padre Celso Bagabaldo, Bicario Purano ng Bicariato ni San Jeronimo. Diocese ng Antipolo. Sa kahilingan ng lubhang kagalang-galang na Francisco M. de Leon, obispo ng Antipolo, sa isang liham na ibinigay noong ikasyam ng araw ng buwan ng Nobyembre 2021, batay sa mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Santo Papa Francisco sa kalipunang ito, ipinagkakaloob namin taglay ang malaking kagalakan nang magiliw na imahen ng mahal na Birheng Maria na panaintim na pinamumintuhuan sa ilalim pamamagat na Birhen de Sapao sa bayan na tinatawag na Cardona ay putungan sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa mismo ng isang mahalagang diadema. Lahat ng mga salungat dito ay pinawawalang bisa. Ipinagkaloob mula sa tanggapan ng kalipunan para pagsamba sa Diyos at disiplina ng mga sakramento ngayong 12 araw ng buwan ng Enero 2022. Arthur Roche, Prefecto. Vittorio Francesco Viola, OFM, Arsobispong Kalihim.
pasasalamat at pagluhog. Kapuri-puri ka, Panginoong Diyos ng langit at lupa, sapagkat sa iyong katarungan at awa, ibinagsak mo ang mga makapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ang iyong kahangahangang karunungan ay nahayag sa salitang nagkatawang tao at sa kanyang birhing ina. Ang iyong anak ay bunglayang nagpakababa hanggang sa kamatayan niya sa krus, at ngayon ay nalulukluk sa iyong kanan sa kaningningan ng iyong kalawalhatian bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang Birhen naman na ninais makilala sa taguring abang alipin ay ibinukod para maging ina ng manunubos at ina rin ng lahat ng tinubos. Ngayon siya ay ipinagbubunyi ng higit sa mga anghel at nakaluklok sa kaluwalhatian kasama ng kanyang anak, na nalangin para sa aming lahat ang kanyang ang reyna ng awa, humihingi ng biyaya. Panginoong maawain, tunghayan mo kaming iyong mga lingkod na sa pagpuputong namin ng korona sa imaheng ito ni Kristo at ng kanyang ina, maitanghal namin ang iyong anak bilang hari ng sangnilikha at makalapit kami sa kanyang ina bilang aming reyna. Pagkalooban mo kami ng biyaya na masundan namin sila sa paglilingkod sa iyo, na gawin ang hinihingi ng pag-ibig para sa kapakanan ng aming mga kapatid, na talikuran ang aming sarili at igugol ito upang ang aming kapwa ay mapasaiyo, na magpakababa dito sa lupa upang matanghal sa langit, kung saan ang putong ng kaganapan ng buhay ang iyong gantimpala sa mga tapat mong lingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.